Anyong! Gagawa tayo ngayon ng cinnamon roll. Ito yung mga kailangan natin. Kailangan natin ng margarine, pwede ding butter, yeast, salt, sugar, egg, water, milk. Tapos, kailangan din natin ng bread flour o kaya all-purpose flour. Ayan. Tapos, dun sa filling naman, kailangan natin ng margarine o kaya butter, tapos sugar, tsaka cinnamon powder. Ito, ginagawa ko na pagsamasamahin nyo lang yung tatlong yon. Tapos, haluin nyo hanggang maging ganyan. Tapos, samahan nyo ng 1 teaspoon ng vanilla. Tapos, okay na yan. Ayan na yung ilalagay natin mamaya sa loob. Ngayon, gagawin na natin yung dough. Yung flour, ilagay nyo yung salt, tapos mix nyo ng mabuti. Tapos, sa saucepan, memelt natin yung margarine or butter. I-memelt lang natin yan, tapos papatayin na din natin yung apoy kasi kailangan yung tubig natin maligam-gam lang. Hindi pwedeng mainit dahil mamamatay yung yeast. Hindi rin pwedeng malamig kasi hindi mag-a-activate yung yeast. Kailangan sakto lang, maligam-gam lang siya. Kaya yan, nilagay ko na yung water. Ngayon, ilalagay ko naman yung milk. Pinatay ko na yung apoy niya na. Tapos, ayan, yung sugar. Hahaluin ko yan hanggang malusaw yung, ano, yung asukal. Ayan, dinot-dot ko yan. Sakto lang yung init niya. Hindi mainit, hindi din siya malamig. Kaya ilalagay ko na yung yeast. Hayaan lang natin yan mga 5 minutes hanggang mag-foam. Katulad nito. Kaya, paghahaluin na natin yan, lagyan muna natin ng isang itlog. Tapos, isalin nyo na yan, milk mixture. Tapos, hahaluin na natin. Hahaluin ko lang ng saglit tapos magdadust na ako dito sa pagmamasahan ko kasi medyo malagkit yung dough. Okay? Eto na! Huwag niyong tatantanan ang pagmamasa! 5 minuto! Para siguradong malambot ang tinapay! Hanggang sa maging ganto, pwede na yan. Kaya, ang next natin gagawin, ipa-flat na natin yan gamit ang rolling pin. Rolling in the deep. Yan. Rectangle shape. Tapos, lalagyan na natin ng fillin. Na 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 na. Fillin. Ayan. Ganyan. Tama yan. Spread nyo lang ng mabuti. At magtira kayo ng 1 inch kasi mamaya iikot-ikutin natin yan. Huwag nyong isasagad sa dulo kasi magkakayat-kayat yan. Ayan, nilagyan ko ng raisins. Kung ayaw nyo, edi wag. Pwedeng meron, pwedeng wala. Gusto ko lang yan kaya nilagyan ko. Ayan, iikutin ko na. Hanggang dun sa dulo ng walang hanggan. Hanggang sa dulo ng walang hanggan. Ayan, ikutin lang. Ang lambot nito, nararamdaman ko na. Tapos, slicein nyo na. Okay lang, hindi pantay-pantay kasi ako lang din naman yung kakain yan. Tapos, ayan ang aking baking pan. Yung baking pan, inisprayan ko yan kanina ng oil para hindi magtikit-tikit. Ayan na. Tatakpan ko ngayon yan. Kahit anong makuha niyong pantakip, okay lang. Tapos, hayaan lang natin ng 1 oras dyan para umalsa siya at lalaki pa yan. Makikita niyo, mawawala na yung isang space na yan.
Nauutal ako. Magdidikit-dikit na yan kasi lalaki yan. Ayan, after 1 hour, naniwala na kayo. Shabby siya, Yui. Tama ako, di ba? Ganyan na itsura niya after 1 hour. O, di ba? Ang ganda. Parang puwet ng baby. Tapos, ayan, ibe-bake na natin yan. Bebake na natin. Kanina nga pala, pinirehit ko yung oven. Basta pag magbebake kayo, ipiprehit nyo muna yung oven bago kayo mag-start magbake. Eto na, gagawa na ako ng glaze. Kailangan ko ng powdered sugar, vanilla, at saka ng milk. Dahan-dahan lang kayo sa paglalagay ng milk kasi baka mapasobra. Tandaan nyo, lahat ng sobra, masama. So, ayan. Dahil kulang pa, dadagdagan ko ng milk. Ayan. Ayan, sakto na to para sa akin. Sakto na yan. Ito na yung hinahanap-hanap ko. Sa wakas, natagpuan ko na. Eto na ang ating cinnamon roll. Tapos na, i-bake. Ngayon, ilalagay ko na yung glaze. Ayan, oh, grabe. Nangangamoy cinnamon dito sa bahay. Alam nyo ba, nung una, hindi talaga ako nakain yan. Nasusuka ako, parang lasa kasing kahoy. Pero, dahil paborito yan ni Adik, binibake ko siya niyan, gusto niya. Ayan, napapakain na rin ako, nakakaubos na ako ng isang ganyan, isang bilog na ganyan. Kita nyo tong ginawa natin. Sobra. Sobrang lambot. Ayan o. Oh, kita nyo. Grabe. Mas malambot pa to sa mukha ko. Grabe. Ang sarap ng lasa niya. Matamis. Tapos may raisin pa. Ayan o. Oh, kita nyo. Masarap tong merienda. Lalo na ngayon. Magki-Christmas. Lalo na pag may dumating kayong mga busita. Pwede nyo tong gawin, mag-bake kayo para sa kanila, di ba? Tipiditi ka na, masarap pa, di ba? Ayan, till next time, BTS ulit tayo, bake tayo sis! Bye-bye! Kamsahamnida! Mga chinggo!